Marshall Peak, Kabanata 1725. Pagtanggi sa World Principle. Ang matandang Chen ay tinamaan ng kidlat. Nagulat si Yang Kai sa kanyang dila. N. Tumanggo si Chen Tong. Bagaman hindi ako nagtamo ng anumang malubhang pinsala, hindi pa rin dapat maliitin ang kapangyarihan ng Heavenly Thunder. Nalaglag ang panga ni Fei Jito habang bumulalas. Akala ko naglilinang ka ng isang uri ng secret technique noong nakaraan upang akitin si Heavenly Thunder, ngunit hindi pala iyon ang nangyari. Wala akong nilinang na secret technique. Hindi alam ni Chen Tong kung tatawa o iiyak. Maraming secret technique sa Shadow Moon Hall. Hindi mo alam kung anong klaseng secret technique ang makakaakit ng Heavenly Thunder. At saka, kahit na may ganoong secret technique, ang Old Master na ito ay hindi magkakaroon ng oras upang linangin ito. Mas gugustuhin kong pagsamahin ang aking kaharian ngayon. Paano ang Earthfire noong nakaraan? Tanong ni Dong Xuener sa gilid. Anong Earthfire? Mukhang natigilan si Fei Jito. Kinusat ni Dong Xuener ang kanyang malalaking mata at nagpaliwanag. Dalawang buwan na ang nakalipas, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na Earthfire mula sa pag-urong ng Han Ord Master at nasunog ang buong lugar hanggang sa naging abo. May nangyaring ganyan. Labis na nagulat si Fei Jito. Ito rin ay dahil ang matandang guro na ito ay tinanggihan ng mga prinsipyo ng mundo. Inis na inis si Chen Tong. Mula nang bumalik ang matandang guro na ito sa Shadowed Star, hindi lang isang beses akong nakatagpo ng ganitong uri ng bagay. Na, kapag ang matandang ito ay lumipad sa himpapawid, mayroong isang soul dispersing astral wind in the void na dumadaloy sa aking dagat ng kamalayan, na nagpapahina sa aking espiritual na kapangyarihan. Naglakas loob siyang lumipad ng napakataas, sa takot na magdulot ng hindi mabata na kahihinatnan. Heavenly Thunder, Earth Fire, Astral Wind. Nag-click si Yang Kai sa kanyang dila. Old Chen, napakapait ng buhay mo. Nang marinig ang panunokso ni Yang Kai, si Chen Tong ay parang gusto niyang umiyak ngunit walang luhang gustong pamatak. Napaka-stressful talaga ng ganitong klaseng buhay. Sa kabutihang palad, si Chen Tong ay wala sa liblib na retreat sa mga araw na ito, kung hindi, kapag siya ay nabalisa, malaki ang posibilidad na siya ay magiging Demon Race. Sa oras na iyon, kahit na siya ay isang Origin King Realm Master, magiging imposible para sa kanya na mabuhay. Paano nagkaroon ng ganyan? Puno ng hindi paniniwala ang mukha ni Fei Jito. Puno ng pagtataka ang mga mata niya. Ang City Lord na ito ay nabuhay ng daan-daang taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Unang beses ko rin ito. Napabuntong hininga si Chen Tong, pagkatapos ay tumingin kay Yang Kai na may naghihintay na ekspresyon. Yang Kai, ikaw na ngayon ang Master of Shadowed Star, makakahanap ka ba ng paraan para mapawi itong matandang master ng mga ito? Nag-aalala, siya ay talagang masyadong nababagabag, at hindi niya alam kung kailan tatama ang Heavenly Lightning Earth and Fire, kaya hindi siya maaaring pumunta sa pag-iisa. Ngayon, maaari na lamang niyang ipin ang lahat ng kanyang pag-asa kay Yang Kai, umaasa na makakaisip siya ng solusyon. Ngunit sa kanyang labis na pagkabigo, dahan-dahang umiling si Yang Kai. Halos naiintindihan ko ang World Principles of Shadowed Star, ngunit imposibleng masira ko ang mga ito. Narinig ito ni Chen Tong at bamantong hininga. Isa pang buntong hininga ang sumunod. Natahimik sandali ang bulwagan ng mabigat ang ekspresyon ng lahat. Ang nag-iisang Origin King Realm Master sa Shadowed Star ay lumitaw sa Shadow Moon Hall, na dapat ay isang napakagandang bagay, ngunit si Chen Tong ay tinatanggihan na ngayon ng Shadowed Star's World Principles, na hindi magandang balita. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang sinabi ni Chen Tong, mukhang ang tanging paraan ay ang umalis. Old Ghost Chen, gusto mong umalis sa Shadowed Star? Nagulat si Fei Jito. Nag-aatubili ding tumingin si Wei Gachang at Dong Xuener kay Chen Tong, na parang may gustong sabihin para hikayatin siya, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Kung hindi ako aalis dito, ang matandang master na ito ay magugulo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, at ang kanyang paglilinang ay hindi kailanman mapapabuti. Bahagyang ngumiti si Chen Tong. Ang matandang master na ito sa wakas ay nakapasok sa Origin King Realm. Ang matandang ito ang Panginoon ay hindi nais na makulong sa kaharian na ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang matandang master na ito ay gustong umakyat sa mas mataas, tumayo ng mas malayo, at makakita ng mas magagandang tanawin. Matanda ka na, pero napaka-ambisyon mo pa rin. Mapait na ngumiti si Fei Jito. Old Fei, handa ka bang makulong sa Origin Return ng Realm sa buong buhay mo? Tanong ni Chen Tong. Paano naging posible iyon? Bamantong hininga si Fei Jito. Kung hindi pa bumagsak ang aking kaharian noong nakaraan, iniwan ko na sana ang Shadowed Star sa lungsod na ito. Hindi alintana kung masisilip ko ang mga misteryo ng Origin King Realm o hindi, ang City Lord na ito ay aalis sa Shadowed Star kasama ka. Oo, ang mga tao ay naglalakad sa mas mataas na lugar, at ang tubig ay dumadaloy sa mas mababang lugar. Dahil nakapagdesisyon ka na, wala na akong ibang masasabi. Kung gayon wala na akong masasabi pa, makakatiyak ka na ang Shadow Moon Hall ay aalagaan ng mabuti.
Seryosong sabi ni Fei Jito. Yang Kai, kung gusto ng matandang master na ito na umalis dito, kailangan niyang hiramin ang iyong lakas. Tumingin si Chen Tong kay Yang Kai. Siyempre, mahinang ngumiti si Yang Kai. Sa totoo lang, may plano ako na ipapatupad ko sa lalong madaling panahon. Nagkataon na kasabay ito ng ideya ni Old Chen. Anong plano? Nagningning ang mga mata ni Chen Tong nang marinig niya ito. Mag-aayos ako ng space array sa isa pang cultivation star. Ultra long distance transmission sa mga bituin. Sabay-sabay na bulalas ni na Chen Tong at Fei Jito habang gulat na nakatingin kay Yang Kai. Tumango si Yang Kai. Matagal nang isinara ang Shadowed Star. Oras na para lumabas at tingnan. Kung talagang magagawa ang planong ito, ang isang cultivator sa Shadowed Star ay makakaalis sa Shadowed Star sa hinaharap at pumunta sa iba pang mga lugar upang maunawaan ang mga misteryo ng Origin King Realm. Matagal na hindi na kay Mixi na Chen Tong at Fei Jito, nakatingin lang sa gulat. Pagkaraan ng mahabang panahon, nag-aalangan na nagtanong si Chen Tong. Magagawa ba ang ganitong uri ng bagay? Kung saan may kalooban, may paraan. Napangiti si Yang Kai. Sa pinakakaunti, sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng anumang problema sa pag-aayos ng space array. Pero paano kung ang isang master mula sa isa pang cultivation star ay sumalakay sa Shadowed Star sa tulong ng space array na inayos mo? Ano ang mangyayari pagkatapos? Baka sa mukha ni Chen Tong ang pag-aalala. Haha, wala kang dapat alalahanin dyan. Natawa si Fei Jito habang naglalabas ng ilang token na may nakaukit na karakter na link mula sa kanyang space ring at iwinagayway ang mga ito sa kanyang kamay. Kung wala ang mga ito, imposibleng gamitin ang space array na inayos ni Yang Kai. Ano ang mga ito? Naguguluhan si Chen Tong. Transmission token. Agad namang nagpaliwanag si Fei Jito. Matapos maunawaan ni Chen Tong ang function ng transmission token na ito, hindi niya maiwasang gamaan ang pakiramdam at nag-isip na sinabi. Yang Kai, ginawa mo itong transmission token, mukhang may mga plano ka na. Siyempre, ang pag-aayos ng space array sa Shadowed Star ay pagsasanay lang. Makahulugang ngumisi si Yang Kai. Ang tunay niyang layunin ay i-connecta ang Shadowed Star sa teritoryo ng Star. Ito ay hindi lamang isang spur of the moment na bagay, matagal nang pinag-iisipan ni Yang Kai. Masyadong mahaba ang paglalakbay mula sa Shadowed Star hanggang sa mataong Starfield, ngunit kung mayroong space array, hindi magkakaroon ng ganoong problema. Ngayon, sa High Heaven Sect, mayroong higit sa isang peak na Third Order Origin Return ng Realm Master, at bilang Sect Master, si Yang Kai ay dapat magplano para sa kanilang kinabukasan. Kahit na siya mismo ay nakarating na sa Third Order Origin Return ng Realm at kailangang umalis sa Shadowed Star upang maghanda para sa kanyang tagumpay sa Origin King Realm. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pag-aayos ng isang space array, maaari ding linangin ni Yang Kai ang Dao of Space. Sa mga araw na ito, nalaman niya na ang kanyang pagkaunawa sa Dao of Space ay naging mas malalim. Ang pagpatay ng ilang ibon gamit ang isang bato, natural na hindi pakakawalan ni Yang Kai ang pagkakataong ito. Mabuti, mabuti, mabuti. Dahil masyado kang maalalahanin, makatitiyak ang matandang master na ito. Ang pagiging sect master ng Shadowed Star ay biyaya ng lahat ng bituin. Tumawa si Chen Tong. Kung gayon, Old Chen, aalis ka ba kasama ko, o hihintayin mo akong matapos ayusin ang space array bago umalis? Tanong muli ni Yang Kai. Seryoso itong pinag-isipan ni Chen Tong bago sinabing. Pagkatapos mong ayusin ang space array, ang matandang master na ito ay mananatili sa Shadowed Star saglit. May ilang bagay pa akong kailangang harapin sa Shadow Moon Hall. Kung gayon ay maaaring maghintay si Old Chen para sa aking mabuting balita. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Pagkatapos ng talakayan, hindi nagtagal si Yang Kai sa Heavenly Fate City at sa halip ay direktang bumalik sa High Heaven Sect. Pagtitipon ng lahat ng elder sa sekta, sinabi ni Yang Kai sa kanila ang tungkol sa susunod niyang mga plano. Si Ye Shiyun, Yang Shuzu, at ang iba pa ay tuwang-tuwa na tumingin kay Yang Kai at tumango bilang pagsang-ayon. Hindi na kailangang sabihin, si Ye Shiyun ang pinaka-promising na pag-iral sa Shadowed Star na pumasok sa Origin King Realm, ngunit noong huling pagkakataon, kailangan niyang manatili sa High Heaven Sect para alagaan si Yang Yan, kaya pinalampas niya ang pagkakataong umalis kasama si Yang Kai. Kung talagang maisasaayos ni Yang Kai ang space array sa isang malapit na cultivation star, magkakaroon siya ng pagkakataon na takasan ang mga hadlang ng Shadowed Star's World Principles. Si Yang Shuzu at ang iba ay mayroon ding katulad na mga iniisip. Bagamat hindi sila nakalusot sa Blood Prison Trial, hindi iyon nangangahulugan na wala na silang pag-asa na makalusot sa kanilang buhay. Naturally, kailangan nilang walang pagsisikap na makalusot. Kahit na kailanganin nilang sirain ang isang pader, hindi sila babalik. Dahil walang tumututol, gagawin ng sect master na ito ang gusto niya. Tumisi si Yang Kai at tumingin sa paligid. Ngunit bago iyon, kailangan ko kayong lahat na tulungan akong mangolekta ng mga materyales. Anong materyales? Tanong ni Ye Shiyun. Space Spirit Crystals. Mataimtim na sinabi ni Yang Kai.
Ang pinakamahalagang material para sa pag-aayos ng isang space array ay ang space spirit crystals. Depende sa distansya sa pagitan ng dalawang space arrays, ang bilang ng mga space spirit crystal na kinakailangan ay mag-iiba. Dahil gusto naming ayusin ang isang napakalayo na space array na maaaring tumawid sa mga bituin, kung mas maraming space spirit crystal ang mayroon tayo, mas mabuti. Mabuti, kami na ang bahala sa usaping ito. Malakas na tumanggo si Yashion. Ngayon na ang High Heaven Sect ay madaling makipag-ugnayan sa lahat ng Shadowed Star, hindi mahirap mangolekta ng mga materyales. Ang susi ay kung ilang Space Spirit Crystal ang maaari nilang makolekta. Pagkatapos ng lahat, ang mga Space Spirit Crystal ay napakabihirang, at kahit na ang ilan ay paminsan-minsan ay matatagpuan, gagamitin ang mga ito upang pinuhin ang Space Rings. Marami sa kanila noon si Yang Kai, na lahat ay mina niya sa ilalim ng Dragon Cave Mountain, ngunit matagal na silang natupok ng kanyang paglilinang ng Space Force. Ang mga Space Spirit Crystal na ginamit upang ayusin ang Space Array sa panahong ito ay ninakawan lahat mula sa mga kamalig ng iba't ibang mga dakilang sekta at lungsod. Tatlong buwan, pagkatapos ng tatlong buwan, aalis ako sa Shadowed Star. Sana lahat kayo ay matulungan akong mangolekta ng sapat na Space Spirit Crystals sa oras na iyon. Oo, tumanggo ang lahat ng Elder bago mabilis na naghiwa-hiwalay para makipag-ugnayan sa kani-kanilang mga sekta sa Shadowed Star. Naniniwala si Yang Kai na pagkatapos ng tatlong buwan, dapat na umani si Yang Kai ng isang mahusay na ani. Ang mga elder ng High Heaven Sect ay nakilos lahat, naiwan si Yang Kai na walang magawa. Matapos makasama ng ilang araw ang kanyang mga magulang at kapatid, isinama niya sina Suyan at si Yaning Chang upang maglibot sa Shadowed Star. Hindi niya alam kung kailan siya magiging libre pagkatapos nitong biyahe. Inaasahan lang niya na mas makakasama niya ang kanyang dalawang senior sisters sa tatlong buwang ito at mas makakasama niya ang dalawang babae. Ang gayong buhay ay isang luho lamang para sa kanya. Marshall Peak, Kabanata 1726. Tatlong buwan. Ito ba ang Grand Crystal Mountain Range kung saan matatagpuan ang Colored Glass Sect? Tumingin si Suyan sa umaalon na bulubundukin sa ibaba at nagtanong. N. Si Yang Kai, na nakatayo sa tabi niya, ay tumanggo bago pinakawalan ang kanyang divine sense at ginamit ang kanyang katayuan bilang isang Star Master, winalis ang nakapalibot na 10,000 kilometro bago ngumiti. Mukhang noong umatake ang Corpse Spirit Religion, ang punong tanggapan ng Colored Glass Sect hindi nagdusa ng maraming pinsala. Ito ay halos kapareho ng huling pagpunta ko rito. Tumingin si Xia Ningchang sa malayo at mahinang sinabi. Ang World Energy on Shadowed Star ay talagang hindi maihahambing sa Tongzuan Realm. Bawat lugar na napuntahan namin ngayon, ito man ay ang World Energy o ang Tanawin, ito ay higit pa sa Tongzuan Realm. Medyo disappointed ang itsura niya. Si Yang Kai ay Star Master ng Shadowed Star, ang Star Master ng Tongzuan Realm. Para sa bawat Star Master, ang isang Cultivation Star na pinino ang pinagmulan nito ay katulad ng kanilang pinakamalapit na kasama, tulad ng kanilang sariling anak. Ang pagkawasak ni Tongzuan Realm at kawalan ng World Energy ay nagpalungkot kay Xia Ningchang. Ang Star Masters ay malapit na nauugnay sa Cultivation Stars. Rito Senior Sister, dapat kang magsikap na pagbutihin ang iyong cultivation. Isang araw, muling bubuhayin ang Tongzuan Realm. Pag-aliw ni Yang Kai. N. Masunurang tumanggo si Xia Ningchang. Tere na, dapat natanggap ni Sect Master Gong ang balita. Hinawakan ni Yang Kai ang mga kamay ng dalawang babae at pin-on na sila. Halos tatlong buwan na ang nakalipas mula nang magsimulang gumala si Yang Kai sa Shadowed Star. Sa nakalipas na tatlong buwan, binisita ng tatlong grupo ni Yang Kai ang halos lahat ng sikat na magagandang lugar ng Shadowed Star, na nararanasan ang lahat ng uri ng lokal na kaugalian at gawi. Ang kahangahangang walang hanggan na karagatan, ang walang katapusang tahimik na disyerto, at ang maraming matatayog na bundok at ilog, na lahat ay nag-iwan ng kanilang mga bakas ng paa at silweta sa kanilang mga alaala. Ang tatlong buwang ito ay tiyak na magiging pinakamagandang alaala sa puso nilang tatlo. Colored Glass Sect ang huling hinto ni Yang Kai. Si Yang Kai ay hindi pumunta dito para mag-sightseeing, bagkus para humingi ng isang bagay kay Gang Aufu. Bagamat pinangunahan ni Gang Aufu ang lahat ng Colored Glass Sect na sumali sa High Heaven Sect noong ang Corpse Spirit Religion ay nagngangalit, medyo malakas pa rin ang puwersa ng High Heaven Sect. Siya mismo ay naging isa sa mga elder ng High Heaven Sect, ngunit pagkatapos matuklasan ang mga nakatagong panganib ng Corpse Spirit Religion, hiniling ni Yang Kai kay Gang Aufu na bumalik sa Grand Crystal Mountain. Mas alam niya kaysa sa iba ang kahalagahan ng isang sekta sa isang cultivator. Katulad ng sekta na itinatag niya sa Shadowed Star na tinatawag na High Heaven Sect. Kahit na si Gang Aufu ay magkakaroon ng mas maraming puwang kung mananatili siya sa High Heaven Sect, lagi niyang maaalala ang Colored Glass Sect, ang sekta na nagsilang sa kanya at nagpalaki sa kanya. Higit pa rito, nang sumali si Gang Aufu sa High Heaven Sect, pinayagan siya ni Yang Kai na muling itayo ang Colored Glass Sect sa hinaharap. Ang pagpapakawala sa kanya ay para lamang matupad ang kanyang pangako.
Talagang napaiyak si Gang Aofu. Bagamat pinamunuan niya ang cultivator ng colored glass sec pabalik sa Taiching Mountain, gumawa rin siya ng tame time na panata na hindi naiirala ang colored glass sec. Ito ay nasa ilalim ng kontrol ng High Heaven Sect at isang affiliated sect ng High Heaven Sect. Ito ang unang subsidiary sect ng High Heaven Sect. Higit pa rito, ito ay isang napakahalagang subsidiary sect. Noong dinala ni Yang kay sina Su Yan at si Yaning Chang dito, nagpadala na siya ng mensahe kay Gang Aofu. Sa oras na dumating sila sa pangunahing tuktok ng Colored Glass Sect, mayroon ng isang malaking grupo ng mga tao na nakatayo sa ibaba, na pinamumunuan ng isang magandang babae. Punong-puno siya ng alindog at may kaakit-akit na figure. Natural, siya ay Gang Aofu. Ang mukha ni Dai Yuan ay puno pa rin ng mga pockmarks na nagpamukha sa kanya ng sobrang pangit, ngunit ang pagtayo sa tabi ni Gang Aofu ay nagsilbi lamang upang bigyang diin ang kagandahan ni Gang Aofu. Sa likod nilang dalawa, ang mga taong ito ay ang tanging natitirang elder at elite na disipulo ng Colored Glass Sect, kasama nila si Yin Su Dai. Nang makitang bumababa ang liwanag ni Yang Kai, ang grupo ng mga tao sa ibaba ay agad na nagsuot ng mataimtim na ekspresyon at nagpupugay. Binabati ni Subordinate Gang Aofu ang Sect Master at Madam Sect Master. Mabilis na sabi ni Gang Aofu, wala sa inyo ang mga tagalabas. Hindi kailangang maging magalang si Sect Master Gang. Ikinumpas ni Yang Kai ang kanyang kamay habang si Su Yan ay ngumiti kay Gang Aofu at mahinahong tinanggap ang titulong natanggap niya. Sa kabilang banda, si Si Yaning Chang, kahit na nakasuot siya ng belo. Kahit na nakatakip ang belo sa kanyang mukha, makikita pa rin ang pamumula ng kanyang mukha at ang kanyang maislan na earlobe. Kahit na pagkatapos ng maraming taon, ang munting senior sister na ito ay mahiyain pa rin gaya ng dati. Sister Dai Yuan, matagal-tagal na din tayong hindi nagkita. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan muli si Dai Yuan, ang kanyang mga mata ay makahulugang damilat sa kanyang mukha. Maaring hindi alam ng iba kung anong uri ng mukha ang nakatago sa ilalim ng kasuklam-suklam na mukha na ito, ngunit alam na alam ito ni Yang Kai. Ang anyo ni Dai Yuan ay talagang katanji tangi at hubog. Ngunit ang kanyang marangal na hitsura ay napaka-off-putting, na ginagawang napakahirap para sa sino man na magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Sina Yang Kai at Dai Yuan ay ang pagkakaiba lamang ng langit at lupa. Mapapansin ba ng isang divine dragon na lumulutang sa langit ang isang langgam na gumagapang sa lupa? Dahil dito, halos walang nakakaunawa kung bakit labis na nagmamalasakit si Yang Kai kay Dai Yuan. Pagharap sa mga pagbati ni Yang Kai, bahagyang tumanggo si Dai Yuan, hindi nagpapakita ng labis na sigasig. Tumiti si Gang Aofu sa gilid. Nabalitaan ang subordinate mula kay Great Elder na gumagala si Sect Master sa Shadowed Star nitong mga nakaraang buwan. May nakuha ka ba? Nakatingin lang sa tanawin, paano ako makakakuha ng kahit ano? Tumiti si Yang Kai at umiling. Ang Sect Master at ang kanyang dalawang asawa ay perpektong tugma na ginawa sa langit. Mukhang ang paglalakbay na magkahawak kamay ang pinakamalaking pakinabang. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo para tingnan si Su Yan at si Yaning Chang bagong umiti ng may alam. Bagamat alam nilang sinusubukan sila ni Gang Aofu, hindi sila nakaramdam ng pagkasuklam. Nagtataka ako kung bakit pumunta si Sect Master sa Colored Glass Sect ngayon. Nandito ka lang ba para i-enjoy ang tanawin? Kung ganoon nga, gagawin ni Subordinate ang lahat ng kanyang makakaya para ayusin ka. Medyo maganda rin ang tanawin ng aking Grand Crystal Mountain. Hindi iyon. Umiling si Yang Kai. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito dahil mayroon akong mapangahas na kahilingan. Malayang magsalita, Sect Master. Magiliw nang umiti si Gang Aofu. Kung wala ang pag-aalaga ng Sect Master, ang aking Colored Glass Sect ay matagal nang hindi na umiiral. Kung ang Sect Master ay may anumang kahilingan para sa Colored Glass Sect, ito ay karangalan ng Colored Glass Sect. Bakit kailangan mong gumawa ng ganoong mapagmataas na kahilingan? Nang makita ang kanyang pagiging prangka, tumanggo si Yang Kai. Kung gayon, magiging prangka ako, pumunta ako dito para humingi ng ilang thousand illusion colored glass. Ang iyong Thousand Illusion Colored Glass Mountain ay hindi nawasak ng Corpse Spirit Religion, tama ba? Thousand Illusion Colored Glass. Nagtaas ng kilay si Gang Aofu. Ang Thousand Illusion Colored Glass Mountain ay isang world wonder, kaya hindi ito masisira ng mga tao ng Corpse Spirit Religion. Gayunpaman, kung gusto ng Sect Master ang Thousand Illusion Colored Glass, medyo mahirap ito. Mayang Colored Glass Sect ay nag-iipon ng napakaraming taon, ngunit mayroon lamang tayong dalawa o tatlong onsa nito. Sapat na ba iyon para sa Sect Master? Masyadong maliit ang tatlong tails. Tumawa ng pipi si Yang Kai. Kung gayon, dapat ba nating gamitin si Dai Yuan ang kanyang secret technique para magmina? Tanong ni Gang Aofu. Sa buong Colored Glass Sect, tanging si Dai Yuan, na nagalinang ng isang espesyal na secret technique, ang nakapagpino ng Thousand Illusion Colored Glass at nakuha ang kakaibang material na ito.
Dahil dito, kahit na ang colored glass sect ay nagtataglay ng isang pambihirang kayamanan tulad ng Thousand Illusion Colored Glass Mountain, hindi pa nila ito magagamit. Kailangang sabihin na ito ay talagang isang trahedya. Hindi ito gaanong makakaya ni Disciple, ngunit sa tingin ko ay magkakaroon ng sariling paraan si Yang Kai. Tumingin si Dai Yuan kay Yang Kai gamit ang kanyang magagandang mata. Kabastusan. Sigaw ni Gang Aofu, ang kanyang pares ng magagandang mata ay nanlilisik kay Dai Yuan ng marilag. Ang lakas ng loob mong tawagin si Sect Master sa kanyang pangalan. Bagamat ang kanyang tono ay panunuya, ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon kay Yang Kai. Nang makitang hindi nagpakita ng anumang senyales ng galit si Yang Kai, nag-relax si Gang Aofu. Hindi bale, pamilyar na kami ni Sister Dai Yuan sa isa't isa, kaya hindi big deal ang pagtawag sa kanya sa pangalan. Tumiti si Yang Kai. Si Dai Yuan ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin at pinanangkitin si Yang Kai. Bago tumawid ang Corpse Spirit Religion sa Shadowed Star, naging magkaibigan na sila ni Yang Kai at palagi na siyang tinutukoy. Ngunit ngayon, ang taong ito ay tumalon sa itaas at talagang nagawang utusan ang kanyang Hanord Master. Nakaramdam ng sobrang awkward si Dai Yuan dito. Ang Sect Master ay mapagbigay, napabayan ng subordinate na turuan si Dai Yuan. Yumuko si Gang Aofu at iniba ang usapan. May paraan ba ang Sect Master na minahan mismo ng Thousand Illusion Colored Glass? Tumanggo si Yang Kai. Kung ganoon, ito ay mas maginhawa. Ang Sect Master ay maaaring magmina hanggat gusto niya, sa anumang kaso, hindi namin alam kung paano gamitin ang Thousand Illusion Colored Glass Mountain. Mangyaring sundin ako, Sect Master. Pagkasabi nito, agad na pinangunahan ni Gang Aofu ang daan. Nagmamadaling sumunod si Yang Kai, Su Yan, at si Yaning Chang. Ang cultivator mula sa Colored Glass Sect ay napaka-curious din tungkol sa kung anong paraan ang gagamitin ni Yang Kai sa pagmimina ng Thousand Illusion Colored Glass, kaya natural, sumunod sila, na gustong makita kung ano ang nangyayari. Ang tanga mo. Tumingin si Yin Su Dai sa papaalis na karamihan at nilapitan si Dai Yuan na may hitsura ng pagkabigo. Nang magkusa si Sect Master na batiin ka, bakit naging malamig ang iyong mukha? Anong dapat kong gawin? Damaykit ka sa kanya. Sumulyap si Dai Yuan sa kanya. Saglit na natahimik si Yin Su Dai, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, bigla siyang napahajijek. Kung ako iyon, damaykit na sana ako sa kanya. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Shadowed Star, nagkusa na hindi nakakahiya damaykit sa kanya. Gusto mo, pero sa tingin mo ba may kukumpara mo yung dalawang babaeng katabi niya? Tiningnan ni Dai Yuan si Yin Su Dai ng masama. Nagulat si Yin Su Dai, naalala ang magandang tindig ni na Su Yan at si Yaning Chang, hindi niya maiwasang maramdaman na inano siya ng dalawang ito. Hindi na kailangang banggitin pa si Su Yan, ang malamig na aura na kanyang binigay ay napakalakas, na nagpaparamdam kay Yin Su Dai ng matinding pressure. Sa paligid ni Su Yan, si Yin Su Dai ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin si Yang Kai. Maging ang napakasela na babaeng iyon na may belo sa kanyang mukha ay may banal at hindi nalalabag na ugali. Ito ay isang ugali na nagpahiya sa iba sa kanilang kababaan. Ano kung hindi ko kayang ikumpara? Basta masaya si Sect Master, may pagkakataon pa ako. Malamig na bamantong hininga si Yin Su Dai. Tinatamad akong makipagtalo sa'yo. Inilibot ni Dai Yuan ang kanyang mga mata sa kanya bago kumurap ang kanyang figure at sinundan din niya ang karamihan. Tanggang senior sister, ang pangit mong babae. Nagmura si Yin Su Dai sa likod niya habang inilalabas niya ang kanyang mga pangit. Hindi na lang siya pinansin ni Dai Yuan. Ang Thousand Illusion Colored Glass Mountain ay isang maliit na bundok na binubuo ng Thousand Illusion Colored Glass. Ito ay napakabigat at mukhang simple, ngunit sa katunayan, ang Thousand Illusion Colored Glass ay nagbigay ng likas na Colored Glass Divine Light. Ang Colored Glass Divine Light ay nagkaroon ng mahimalang epekto ng pagpigil sa limang elemento at pagpigil sa kaluluwa ng isang tao. Binigyan ni Dai Yuan si Yang Kai ng Colored Glass Bead na nabuo sa kanyang katawan pagkatapos niyang lunukan ang Thousand Illusion Colored Glass, katulad ng Monster Core ng Monster Beast. Pinoy ito ni Yang Kai at pinagsama sa kanyang Demon Eye of Annihilation, na lubos na nagpapataas ng kapangyarihan nito. Bilang karagdagan, ang Thousand Illusion Colored Glass ay may kakaibang kakayahang mag-transform sa libu-libong iba't ibang anyo. Nabalitaan akong ang isang tao ay gumamit ng Thousand Illusion Colored Glass upang pinuhin ang isang artifact. Maari itong mag-transform sa maraming iba't ibang anyo kapag kaharap ang isang kaaway, na ginagawang imposible para sa kanila na magbantay laban. Marshall Peak, Kabanata 1727. Transfer Point. Nang pinuhi ng Origin King Grade Starship ng High Heaven Sect, isang malaking halaga ng Thousand Illusion Colored Glass ang idinagdag dito. Hindi lamang nito lubos na napabuti ang depensa ng Starship, ngunit maaari rin itong kontrolin ng mga Spirit Array sa loob ng Starship. Kapag naglalayag sa Starfield, maaaring itago ng Starship ang sarili bilang isang meteorite upang lituhin ang kaaway. Ang Young Inflammation lang ang makakagawa ng ganoong gawa.
Walang artifact refiner sa buong Starry Sky Territory ang makakapagpino ng napakaraming Thousand Illusion Colored Glass sa isang starship. Sa harap ng Thousand Illusion Colored Glass Mountain, sa harap ng mga mata ng lahat, inilabas lang ni Yang Kai ang Stone Mongoose at hinayaan itong mag-isa. Ang likas na divine technique ng Stone Mongoose ay nagbigay daan dito na kainin ng iba't ibang mga bihirang mineral at pinuhin ang kanilang kakanyahan. Dahil ang Thousand Illusion Colored Glass ay inuri bilang isang uri ng mineral, hindi maiiwasan na ito ay mapigil ng Stone Mongoose. Kahit na ang batong bundok sa teritoryo ng Blood Prison ay na-hollow out ng Stone Mongoose, kaya paano malalabanan ng Thousand Illusion Colored Glass Mountain ang mga demonyong kuko ng Stone Mongoose? Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ni Gang Aofu at ng iba pa, ang Stone Mongoose ay mabilis na nakarating sa harap ng Thousand Illusion Colored Glass Mountain, ibinuka ang bibig nito, at nagsimulang nguyain ang Thousand Illusion Colored Glass Mountain. Kakakaka! Isang malutong na tunog ang umalangaw habang ang Stone Mongoose ay ngangat-ngat ng butas sa Thousand Illusion Colored Glass Mountain sa bilis na nakikita ng mata. Sa loob lamang ng maikling panahon, nawawala ang isang malaking tipak nitong Thousand Illusion Colored Glass Mountain, na naging hadlang sa Colored Glass Sect sa loob ng libu-libong taon. Ang cultivator ng Colored Glass Sect ay lahat na tulala. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong katawan ng Stone Mongoose ay nag-drill sa Thousand Illusion Colored Glass Mountain. Bagamat imposibleng makita kung ano ang ginagawa nito sa loob, ang mga tunog ng crunching ay patuloy na umalangaw-ngaw. Madaling isipin na habang umalangaw-ngaw ang tunog na ito, tiyak na nilamon nito ang isang malaking halaga ng Thousand Illusion Colored Glass. Sect Master. Ang papay na nilalang na ito ay talagang may mahiwagang kakayahan. Bulalas ni Gang Aofu. Alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Stone Mongoose, pagkatapos ng lahat, sa panahon ng labanan ng Dragon Cave Mountain. Pinagmamasdan din niya ito mula sa malayo. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang Stone Mongoose ay nagbago lamang sa isang higanteng bato at hinawakan ang Heaven Shaking Pillar sa isang walang tigil na paraan. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi lang malakas ang Stone Mongoose, madali rin itong makakain ng Thousand Illusion Colored Glass. Kehe, napaka-espesyal na pag-iral. Malaki ang naitulong nito sa akin. Casual na sagot ni Yang Kai. Nagmuni-muni muna si Zhang Zuan bago idinagdag. Kailangan ko ng maraming Myriad Illusion Glass. Malayang gawin ang Sect Master kung ano ang gusto niya, kahit na kailanganin mong kunin ang buong Thousand Illusion Colored Glass Mountain. Hindi na siya hinintay ni Gang Aofu na matapos magsalita at nagkusa na siyang ipahayag ang kanyang paninindigan. Hindi iyon kailangan. Hindi sinasadyang tumawa si Yang Kai. Itong Thousand Illusion Colored Glass Mountain ay hindi maliit, kaya 1% lang ang kukunin ko. Siguradong sapat na ito. Kung ganoon, natatakot ako na maghintay tayo ng 2 hanggang 3 araw. Kung hindi tatutol si Sect Master, bakit hindi ka muna pumunta sa main peak para magpahinga? Bumalik ka ng 2 hanggang 3 araw. Sige, tumanggo si Yang Kai. Agad na inayos ni Gang Aofu ang lahat at personal na inakay siya, si Na Su Yan, at si Yaning Chang sa main peak, kung saan sila nakatira sa pinakamagandang palasyo. Hindi rin siya nagayos ng anumang piging para kay Yang Kai. Dahil alam niyang walang pakialam si Yang Kai sa mga ganoong bagay at inutusan lamang niya ang mga disipulo ng sekta na pagsilbihan siya ng buong puso at huwag siyang istorbohin kapag hindi sila kailangan ni Yang Kai. Makalipas ang 3 araw, maayos na ang lahat. 3 araw na nilulunok ng Stone Mongoose ang Thousand Illusion Colored Glass. Ang tiyan nito ay medyo bilog at gumugulong na, malinaw na indikasyon kung gaano karami ang nakain nito. Iniluwa ni Yang Kai ang Thousand Illusion Colored Glass. Matapos itong ilagay sa kanyang space ring, nagpaalam si Yang Kai kay Gang Aofu. Bago umalis, iniwan ni Yang Kai ang ilang origin grade artifact at ilang origin grade spirit pills para sa Colored Glass Sect. Kung ito man ay origin grade artifact o origin grade spirit pills, lahat sila ay napakamahalagang kayamanan sa Shadowed Star. Si Gang Aofu ay natural na tuwang-tuwa at pinangunahan ng mga elder ng sekta at mga piling alagad na magalang na paalisin si Yang Kai. Makalipas ang 10 araw, High Heaven Sect. Sa plaza ng pangunahing bulwagan, isang bagong-bagong space array ang inayos sa ilalim ng direksyon ni Yang Kai. Ang space array na ito ay medyo naiiba sa mga inayos ni Yang Kai sa Shadowed Star dati. Ang pangunahing pagkakaiba ay na ito ay sumasakop sa isang mas maliit na lugar, ngunit ang pangkalahatang space array ay nagbigay ng isang mas marangal na pakiramdam. Ito ay isang space array na maaaring magsagawa ng ultra-long distance trans-star transmission. Ito rin ang space array na ginagamit ni Yang Kai para hanapin ang High Heaven Sect. Katulad ng dati, kasama ang space array na ito bilang pundasyon, kailangan lang ni Yang Kai na ayusin ang isa pang space array sa isang kalapit na bituin at hanapin ito, pagkatapos ay may sagawa niya ang paghahatid. Sa puntong ito, natapos na ang 2 pangunahing space array ng High Heaven Sect. Ang isa ay inayos sa labas ng High Heaven Sect at ginamit para makipag-ugnayan sa lahat ng Shadowed Star, habang ang isa ay isang bagong inayos na space array. Sa hinaharap,
Makokonekta ito sa ilang bahagi ng teritoryo ng Shadow Star, isang bagay na inaabangan ni Yang Kai. Sa nakalipas na 3 buwan, naubos na ng buong High Heaven Sect ang lahat ng resources nito, ngunit nakakolekta lang ng wala pang 2,000 Space Spirit Crystal para kay Yang Kai. Ang mga Space Spirit Crystal na ito ay halos lahat ng reserba ng Shadow Star, maliban kung may mga hindi pa natuklas ang puwang ng Space Spirit Crystal. Ayon sa pagtatantya ni Yang Kai, ang mga Space Spirit Crystal na ito ay dapat sapat upang ayusin ang 3 o 4 na Space Array sa teritoryo ng Shadow Star. Matapos ayusin ang lahat ng walang kabuluhang bagay at magpaalam sa kanyang pamilya at mga kaibigan, si Yang Kai ay nagtungo muli sa 6 na layer ng Liyuan Sunfield at nakipag-chat kay Yang Yan saglit bago tinawag ang kanyang Star Shuttle at lumipad. Sa loob ng High Heaven Sect, 10,000 tao ang tumangala at pinanood ang guhit ng liwanag na pumailan lang sa kalangitan at tuluyang nawala sa paningin. Mag-ingat ka sa daan. Si Su Yan at si Yaning Chang ay nakatayo sa magkaibang taluktok habang tahimik nilang binati ang isa't isa ng magandang kapalaran. Sa labas ng 1,000,000 kilometrong radius ng Shadow Star, ang hindi nakikitang teritoryo ng Starfield ay napuno ng Astral Wines. Dito, ang malalaki at maliliit na Starfield Storm ay nagtipon, nagngangalit, nilipol, pagkatapos ay muling nagreporma. Ang siklong ito ay naulit sa sarili. Ang mabilis na paggalaw ng meteorite na dagat ay maaaring basagin ang sinumang mandirigma o barkong pandigmana ng ahas na pumasok sa lugar na ito ng magkapirapiraso. Isa ito sa mga hadlang ng Shadow Star. Tinawag itong Dead Territory ng Shadow Star's Cultivator. Ang Dead Territory na ito ay 1,000,000 kilometro ang layo at napalibutan ng Shadow Star, na pinipigilan ang sino man na umalis sa Shadow Star o makapasok sa lugar na ito. Kung ito lang ang naruroon, hindi ito magiging sapat para pigilan ang Origin Kings. Kahit na malayo ang Shadow Star, palaging may Origin Kings na pupunta dito sa nakalipas na 10,000 taon. Gayunpaman, sa loob ng Dead Territory na ito, mayroong isang bagay na maaaring maging sanhi ng maging ang Origin Kings na mamatla. Emperor Pressure. Tanging ang Emperor Pressure lang ang maaaring maging sanhi ng pag-urong ng Origin Kings. Sa huling pagkakataon na kinuha ni Yang Kai si Chen Tong at ang iba papalabas ng Shadow Star, umasa siya sa malalakas na depensa ng Origin King Grade Starship para magmadaling makaalis sa lugar na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-iisa siya at iniwan ang Origin King Grade Starship sa High Heaven Sect bilang pag-iingat. Si Yang Kai ay makakaasa lamang sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung paano nabuo ang Dead Territory na ito noon, ngunit pagkatapos makinig sa Yang Inflammation na pinag-uusapan ang napakaraming sinaunang lihim, malinaw niyang napagtanto na ang Dead Territory na ito ay ang larangan ng digmaang naiwan ng labanan sa pagitan ni Yang Inflammation at Insect Emperor. Dahil dito, ang lugar na ito ay napuno ng Emperor Pressure at lubhang mapanganib. Sa kabutihang palad, kahit na nakakatakot ang Emperor Pressure, hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ito ni Yang Kai. Nang magbukas ang Emperor Garden, ginamit niya itong Emperor Pressure para isama ang kanyang Space Force sa kanyang Shi. Kumpiyansa si Yang Kai na ang kanyang pagtutol sa Emperor Pressure ay hindi mas mababa sa sinuman. Dumiretso sa Dead Territory na ito, iniwasan ni Yang Kai ang mga asteroid na nagmula sa lahat ng direksyon. Ang di nakikitang hanging astral ay humihip sa kanya na parang matalas na talim, na hinihiwa ang kanyang katawan. Ang mga nakakasilaw na kislap ay bumulaga, na nagdulot ng nakakatalim na mga ingay na nagpagiling sa mga tao. 5 kulay na glow ang namumulaklak sa katawan ni Yang Kai habang ginagamit niya ang kanyang 5 elements indestructible sword tempering art para protektahan ang kanyang sarili. Kasabay ng patuloy na pagkonsumo ng Shadowed Heaven Pills, ang kasalukuyang pisikal na lakas ni Yang Kai ay nasublimate na sa hindi maisip na antas. Ang Invisible Astral Wines, na kahit na ang Origin Kings ay kinatatakutan, ay hindi siya kayang saktan. Paminsan-minsan, ang mga asteroid na tumama sa kanya ay mapupunit sa isang iglap. Sumugod si Yang Kai sa isa sa mga bagyo ng Dead Territory ng walang takot, at isang bagyo na napakalaki na tila kayang lunukan ang buong bituin sa lalong madaling panahon ay lumubog sa kanyang figure. Ngunit hindi nagtagal bago nagmadaling lumabas si Yang Kai mula sa kabilang panig ng bagyo ng ligtas. Pinutol ang lahat ng mga hadlang sa kanyang paraan, hindi napigilan ni Yang Kai. Nagkaroon pa ng paglilibang si Yang Kai na maunawaan ang mga misteryo ng Emperor Pressure sa Dead Territory na ito. Ito ay higit na nakakatulong sa kanyang paglaki at pagpapabuti kaysa sa pagsipsip ng enerhiya sa Territory Stones. Ang Shi ni Yang Kai ay umabot na sa Grand Accomplishment Stage, at ang kanyang Saint Chi, physical na katawan, at soul ay nakarating na lahat sa rurok ng Origin Returning Realm. Kung hindi dahil sa pagsugpo sa Shadow Star's World Principles, maaari ding subukan ni Yang Kai na makalusot sa tanikala ng Origin King Realm at makamit ang prestihiyo ng isang Origin King. Habang dahan-dahan ang paglipas ng panahon, ang mga natamo ni Yang Kai ay lalong lumaki. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Yang Kai ang ilang mga problema.
Ang pag-unawa sa presyon ng Emperor sa Dead Territory na ito ay talagang isang bihirang karanasan, ngunit palaging nararamdaman ni Yang Kai na ang Emperor pressure na ito ay masyadong malalim at mahirap intindihin. Hindi ito kasing daling hawakan gaya ng enerhiya sa Territory Stones. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, naunawaan ni Yang Kai. Nasa tuktok na siya ngayon ng Origin Return ng Realm, at ang susunod na kaharian ay ang Origin King Realm. Pagkatapos ng Origin King Realm, nagkaroon ng mas mataas na kaharian. Sa itaas ng mas mataas na kaharian na ito ay ang Yang Inflammation Realm, kung saan makakakuha siya ng Emperor Pressure. Sa ngayon, ang pag-unawa sa Emperor Pressure ay talagang napakalayo. Tulad ng isang bata na hindi pa natutong gumapang, kailangan niyang tumayo at maglakad. Natural, hindi niya ito magagawa. Mukhang pinakamainam para kay Yang Kai na pumasok sa Dead Territory na ito pagkatapos maabot ang Origin King Realm. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, hindi na nag-aksaya ng oras si Yang Kai at dumiretso na siya. May bituin si Yang Kai sa kanyang Knowledge Sea, kaya hindi na kailangang mag-alala na mawala sa malawak na teritoryong ito. Sa pamamagitan ng star na ito, halos matansya ni Yang Kai ang distansya sa pagitan ng iba't ibang bituin at Shadowed Star, na ginagawang mas madali para sa kanya na pumili ng isang lokasyon upang ayusin ang isang space array. Makalipas ang isang araw sa isang taon, napadpad si Yang Kai sa isang nagyayelong Dead Star. Mayroong hindi mabilang na mga Dead Star sa buong Starfield. Marahil pagkatapos ng daan-daang milyong taon, ang ilan sa mga Dead Stars na ito ay makakakuha ng World Laws at makapagsilang ng buhay. Gayunpaman, ito ay masyadong malayo. Karamihan sa mga Dead Star, mula sa kanilang kapanganakan hanggang sa kanilang pagkawasak, ay mananatili sa tiwangwang at malungkot na kalagayang ito. Pagkalapag, hindi agad nagpahinga si Yang Kai bagkus hinanap niya ang nakapalibot na 300,000 kilometro. Matapos matukoy na walang aura ng buhay dito, nakahanap si Yang Kai ng parang lambak na lupain at naghanda upang ayusin ang unang space array dito. Ang space array na ito ay magiging isang kailangan na hub para sa Shadowed Star upang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Marshall Peak, Kabanata 1728. Hindi inaasahang pagtuklas. Ang Stone Mongoose ay pinakawalan ni Yang Kai at pinayagang gumalaw mag-isa. Sa nakalipas na taon, paminsan-minsan ay dumarating si Yang Kai sa ilang Dead Stars, at sa tuwing gagawin niya iyon, ilalabas niya ang Stone Mongoose at hahayaan itong mag-explore para makita kung may iba pang nadagdag. Hindi siya binaygo ng Stone Mongoose. Sa likas na talento nito, madalas itong makahanap ng ilang mga bihirang mineral. Gayunpaman, hindi marami sa kanila, kaya hindi gaanong inintindi ni Yang Kai ang tungkol sa kanila at inutusan lamang itong pinuhin at higop ang mga ito ng mag-isa. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng esensya ng mga mineral na ito, ang Stone Mongoose ay maaaring palakasin ang sarili at maging mas malakas. Hindi nagtagal ay nawala sa paningin ni Yang Kai ang maliit na katawan ng Stone Mongoose. Pagkatapos ay naglabas siya ng iba't ibang bagay mula sa kanyang space ring at nagsimulang ayusin ang space array. Hindi maliit ang lambak ng bundok na pinili niya, at kung ang isa ay tumingin sa ibaba mula sa kawalan, ito ay tila isang butas sa Dead Star na ito. Pumili si Yang Kai ng isang lugar na malapit sa pader ng bato at nagsimulang tunawin ang iba't ibang materyales at minerals sa kanyang mga kamay, na may iba't ibang hugis. Isa-isa, malaki at maliliit na bahagi ang lumitaw at nakatambak sa paligid ni Yang Kai. Ang mga bagay na ito ang naging pundasyon ng pag-aayos ng isang space array. Hanggat sila ay ganap na pino at pinagsama-sama, pagkatapos ay nagbuhos ng space force sa kanila upang isulat ang array diagram ng space array, ang proseso ay magiging kumpleto. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ni Yang Kai. Bago umalis sa Shadowed Star, personal niyang inayos ang isang ultra-long distance na space array na maaaring tumawid sa mga bituin, kaya hindi ito isang mahirap na gawain para sa kanya. Ang kailangan lang niya ay oras. Nang walang tutulong sa kanya, kinailangan itong harapin ni Yang Kai ng mag-isa. Ang oras na kinuha ay talagang medyo masyadong mahaba. Humigit kumulang 15 araw bago makumpleto ni Yang Kai ang space array. Ang space array ay nakaayos malapit sa pader ng bato, at kung hindi maingat na maghanap, hindi nila ito mahahanap. Gayunpaman, hindi ito sapat upang matiyak ang kaligtasan ng space array. Habang ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang Saint Chi sa space array sa kanyang harapan, nagsimulang magbago ang kulay ng space array, at hindi nagtagal, ito ay eksaktong kapareho ng nakapaligid na mundo. Sa unang tingin, parang ganito. Ang space array na ito ay parang bahagi ng mundo. Tanging kapag ang isa ay tumingin ito ng malapitan ay makakahanap sila ng ilang mga pahiwatig. Bago umalis, hindi pumunta si Yang Kai sa Colored Glass Sec para humingi ng napakaraming 1,000 Illusion Colored Glass ng walang anumang layunin. Ang pangunahing dahilan kung bakit gusto niya itong 1,000 Illusion Colored Glass ay upang idagdag ito sa kanyang space array. Dagdagan ng pagtatago ng pagbuo. Bagamat ito ay isang patay na bituin, sino ang makakagarantiya na walang cultivator na darating dito? Kung masyadong halata ang Korma Sion at may nakatuklas nito, magulo.
Gayunpaman, iba ang mga bagay sa Thousand Illusion Colored Glass. Ang Thousand Illusion Colored Glass ay maaaring mag-transform sa isang napakaraming anyo. Napakadali para kay Yang Kai na pahusayin ang pagtatago ng array sa pamamagitan ng pagpino nito sa array. At saka, sa pagdaragdag ng Myriad Illusion Colored Glass, ang katatagan ng pagbuo ay lubos na pinahusay. Dahil dito, kahit na may ilang meteor o bagyo, hindi nila magagawang sirain ang porma sayon. Inimbestigahan niya ang lugar. Matapos makumpirma na walang mga problema sa kanyang pag-aayos, lubos na nasisiyahan si Yang Kai. Noon lang siya nagsimulang mag-inscribe ng formation diagram sa loob ng formation. Habang nakumpleto ang formation diagram, muling ibinuhos ni Yang Kai ang kanyang Space Force dito. Huminto ang formation sa isang iglap. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay nang makita ang kagalakan sa kanyang mukha. Ang kilusang ito ay nangangahulugan na ang Spirit Array na inayos ni Yang Kai ay konektado sa isa sa High Heaven Sect, ngunit kung ito ay maaaring ilipat o hindi ay nanatiling susuriin at mabiripaka. Natural, siya lang ang makakagawa nito. Bihasa siya sa Dao of Space, kaya kahit na mali ang transmission, hindi siya matatakot. Sa pinakamasama, maaari lang siyang umasa sa kanyang Space Force para mapunit ang The Void at magmadaling lumabas sa isang Void Crack. Matapos tawagin ang Stone Mongoose sa kanyang isipan, si Yang Kai ay tumayo sa pwesto at tahimik na naghintay. Matapos ang isang buong araw, dumating na rin ang Stone Mongoose. Kung hindi dahil sa espesyal na koneksyon sa pagitan ni Yang Kai at nito at alam niyang ligtas at maayos ito, iisipin niyang naaksidente ito at namatay dito. Pinandilatan nito ni Yang Kai, ngunit nang malapit na niya itong pagsabihan, ang kanyang mga mata ay biglang tumangalas sa tiyan ng Stone Mongoose. Gumugulong ang tiyan ng Stone Mongoose. Sa isang sulyap, kitang-kita na ang taong ito ay nakalunok ng maraming mineral sa nakalipas na kalahating buwan, at maraming mineral doon. Kung hindi, imposibleng maging ganito ang napakalalim nitong tiyan. Labis na nagulat si Yang Kai. Ito ay dahil ang mga dead stars na nakatagpo niya sa daan ay baog. Ang ilan sa kanila ay wala man lang halaga. Masasabing sila ay mga tigang na lupain. Ngunit ngayon, ang Stone Mongoose ay umani ng napakaraming mineral mula sa dead star na ito. Ito ay malinaw na kahit na walang world energy dito, mayroon talagang mga mineral. At ang mga mineral na nakahuli sa mga mata ng Stone Mongoose ay tiyak na hindi mura. Iluwa mo sila para makita ko, sabi ni Yang Kai sa Stone Mongoose. Napakamot ng ulo ang stone puppet at hindi nagatubili, ibinuka ang bibig at nagbuhos ng isang tumpok ng iba't ibang laki ng ores na naglalabas ng iba't ibang kulay. Ang mga ores na ito pagkatapos ay nakasalansan ng mas mataas at mas mataas, unti-unting bumubuo ng isang maliit na burol. Matapos iluwa ang mga ito ay tinapik nito ang nangungunot na tiyan na may inosenteng tingin sa mukha. Ito ay nagningning ang mga mata ni Yang Kai habang nakatitig sa isang batong kasing laki ng palanggana na naglalabas ng silver glow. Paghakbang pasulong at pag-abot para hawakan ito, inilabas niya ang kanyang divine sense para imbestigahan ito at bamulong. Heavenly Isolating Silver. Si Yang Kai ngayon ay hindi na siya ang dating bata. Matapos ang napakaraming taon ng paggala at karanasan, nagkaroon siya ng pambihirang paningin at malalim na kaalaman. Bagamat hindi siya naglakas loob na sabihin na alam niya ang lahat ng mga material sa pagtatanim sa Star Territory, makikilala man lang niya ang karamihan sa mga ito. Ang kasing laki ng basin na silver ore na ito ay malinaw na isang origin grade high rank na material, Heavenly Isolating Silver. Kung ang bagay na ito ay idinagdag sa isang artifact, maaari nitong lubos na mapabuti ang flexibility ng artifact. Bilang resulta, magiging mahirap para sa isang artifact na masira sa labanan. Sa madaling salita, ang Heavenly Isolating Silver ay isang pandagdag na material na maaaring idagdag kapag pinipino ang mga artifact. Maaari itong idagdag sa anumang artifact. Ito ay isang maraming nalalaman na material. Itinuturing ng isang cultivator ang kanilang mga artifact bilang lubhang mahalaga, kaya kung ang isang material na maaaring mapabuti ang pagganap ng isang artifact ay lumitaw, ito ay hindi maiiwasang magdulot ng pag-aagawan. Ang Heavenly Isolating Silver ay isang material, at ang halaga nito ay hindi mababa. Ang isang piraso ng Heavenly Isolating Silver na kasing laki ng itlog ng kalapati ay maaaring magbenta ng hindi bababa sa 100,000 high rank Saint Crystals. Ang isang basin-sized na piraso ng Heavenly Isolating Silver ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 high rank Saint Crystals. Bago makabawi si Yang Kai mula sa kanyang pagkabigla, ang kanyang mga mata ay naakit sa isa pang piraso ng mineral na nagbibigay ng gininto ang kinang. Malalim na aura spirit, timang kulay na buhangin, blue phoenix tier iron, napakaraming Saint Crystals. Isa-isa silang sinuri ni Yang Kai, at pagkaraan ng ilang sandali, lubos siyang nabigla sa pag-ani ng Stone Mongoose sa nakalipas na kalahating buwan. Tahimik na tinatantya ang halaga ng tumpok ng mga bagay sa kanyang harapan, nalaman ni Yang Kai na ang ani ng Stone Mongoose sa kalahating buwan ay halos katumbas ng buong treasury ng isang mid-level sect on Shadowed Star.
Ang lahat ng ores na ito sa harap niya ay mahuhusay na materyales para sa pagpino ng mga artifact, at ang ilan sa mga ito ay umabot pa sa antas ng Origin Kingrade. Ngunit ang hindi maisip ni Yang Kai ay ang Stone Mongoose ay talagang nakalunok ng maraming bilang ng mga Saint Crystal. Naiintindihan na napakaraming ores ang lilito sa Dead Star na ito, ngunit walang world energy dito, kaya paano magagawa ang mga Saint Crystals? Ang mga Saint Crystal ay karaniwang ginawa lamang sa mga bituin ng paglilinang na may mayaman na world energy at buhay. Hindi sila lilito sa isang Dead Star. Kumikislap ang mga mata ni Yang Kai nang lumitaw ang dalawang ganap na magkaibang hula sa kaibuturan ng kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, hiniling niya sa Stone Mongoose na lunukan muli ang mga ores sa kanyang harapan. Saan mo nakita ang mga ito? Dalhin mo ako upang makita sila. Hindi umimik ang Stone Mongoose dahil ginamit nito ang kanyang mga kamay at paa upang manguna. 100,000 kilometro ang layo mula sa lambak kung saan itinayo ni Yang Kai ang Space Array, mayroong isang parang lubak na kuweba. Pagkarating ng Stone Mongoose dito, diretso itong tumalon pababa. Sumunod si Yang Kai sa likuran. Noong naset up niya ang Space Array noon, nasuri na niya ang nakapalibot na 300,000 kilometro at wala siyang nakitang panganib, ngunit hindi niya gaanong pinansin ang isang kuwebang tulad nito. Ang Stone Mongoose ay halatang may nakitang magandang bagay sa loob. Ang kuweba ay tila napakalalim, at habang bumababa si Yang Kai, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na hangin na dumaan sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, hindi natakot si Yang Kai at inilabas lamang ang kanyang divine sense para imbestigahan ang sitwasyon sa ibaba. Kahit madilim na ay malinaw pa rin ang nakikita niya. Pagkababa ng halos 3,000 metro, narating nila ang ilalim ng kuweba. Pagkatapos tumuntong sa lupa, agad na pinalawak ni Yang Kai ang kanyang divine sense upang tingnan ang paligid. Pagkatapos ng pagsisiyasat na ito, agad siyang nabigla. Ang underground na ito ay hindi ang tiwangwang na catacombs na naisip niya. Sa halip, ito ay isang napakalaking espasyo na napakalaki na kahit ang kanyang divine telekinesis ay hindi masken ang mga dulo nito. Medyo tuyo ang hangin, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang paghinga. Gayunpaman, sa ilalim ng divine sense ni Yang Kai, nagulat siya nang makitang sa espasyong ito, may mga guho ng gumuhong mga gusali na umaabot hanggang sa malayo. Ito ay talagang isang pagkasira. Sa paghusga mula sa estilo ng mga gusali, ang pagkasira na ito ay malinaw na umiral sa napakatagal na panahon. Malamang na ito ay naiwan 10,000 taon na ang nakalilipas. At ang pagkawasak na ito ay malinaw na punong tanggapan ng isang malaking sekta. Katulad ng naisip ko, bagamat mukhang nagulat si Yang Kai, sobrang kalmado siya sa loob. Ang lahat ay katulad ng nahulaan niya. Matapos matuklasan na ang Stone Mongoose ay nagdala ng malaking bilang ng mga Saint Crystal, nahulaan ni Yang Kai ang dalawang posibilidad. Ang unang posibilidad ay ang Dead Star na ito ay gumagawa ng sarili nitong mga prinsipyo sa mundo at malapit nang mabuo ang mga ito. Ang isang patay na bituin sa antas na ito ay hindi magbibigay ng anumang mga pahiwatig mula sa labas, ngunit ito ay maglalabas ng mga Saint Crystal sa loob. Ang mga Saint Crystal na ito ay patuloy na maglalabas ng world energy para sa hindi mabilang na mga taon na darating, napupunuin ang langit at lupa ng patay na bituin, unti-unting ginagawang matitirahan ang Dead Star. Ito rin ang proseso ng isang Dead Star na nag-evolve sa isang cultivation star. Ang nasabing Dead Star ay maaaring ituring na isang bagong panganak sa mga bituin. Gayunpaman, walang nakitang bakas ng world principle si Yang Kai sa Dead Star na ito. Kung iyon ang kaso, malamang na hindi totoo ang posibilidad na ito. Ang iba pang haka-haka ay mas malamang, matagal na, ang Dead Star na ito ay hindi isang Dead Star, ngunit isang tunay na cultivation star. Gayunpaman, dahil sa ilang mga hindi inaasahang pangyayari, ang mga batas ng Dead Star na ito ay gumuho at ang espiritual na enerhiya nito ay nawala, na ginawa itong kasalukuyang estado. Kung ang Tongzuan Realm ay hindi gumawa ng anumang mga pagbabago, ito ay malamang na maging isang Dead Star sa loob ng 1,000,000 taon o higit pa.